pinakamalalaking balita ngayon. Araw ng Linggo. Ah, pinalakon mo ako, ha? O, sige, o. Parek, kamalala ka, Toy. Uy! Kamalala ka, Toy. Away kasada ng truck driver at grupo ng mga fire volunteers sa Tondo, Manila, na uwi umano sa undayan ng Palakol. Nasa walong aso nakakatayin sana para ibentang karne, sinagip sa Bulacan. Dalawa pang aso, patay na ng makuha. Mga hindi bakunado at wala pang COVID booster shot, nais ng DILG na mabakunahan na ngayong may kaso sa bansa ng Omicron subvariant na mas nakakahawa at nakalulusot daw sa bakuna. Mga ospital pinaghahanda sa posibleng pagdami muli ng COVID cases. Letran Knights, kampiyon ulit matapos talunin ng Mapua Cardinals sa NCAA Season 97 Basketball Finals. Holen o Jolen, na paboritong daruin ng mga bata. Nais ipagbawal ang isang grupo dahil delikado raw sa kalusugan. Burol ng pumanaw na Queen of Philippine Movies na si Susan Roses, pwede nang bisitahin ng publiko. At roller disco sa Quezon City, dinarayo na mga gustong mag-throwback sa 70s. Magandang gabi po. Viral sa social media ang away sa kasada ng truck driver at ilang fire volunteers sa Maynila. Ang isa sa mga fire volunteer, inundoyan pa raw ng palakol ang truck driver. Nakatutok si Jonathan Andal. Ah, pinalakol mo ako, ha? O, sige, o. Kamanaan ako, Toy. Uy! Kamanaan ako, Toy. Kamanaan ako, Toy. Away ito ng isang truck driver at grupo ng mga fire volunteers sa Tondo, Maynila nitong Biyernes. Ang isa sa kampo ng fire volunteers may hawak pang palakol. Hindi nakunan sa video pero sabi ng truck driver, inundayan siya ng palakol. Viral na sa social media ang video na may mahigit 1 milyong views na. Nakausap ng GMA News ang driver ng truck. Ipinakita niya ang mga sugat niya matapos daw tamaan ng palakol at makalmot ng sumuntok sa kanya. Kwento niya, palabas siya noon ng Abad Santos Avenue nang dumaan sa harap niya ang convoy ng mga fire volunteer na may 2 fire truck at mga motorsiklo. Sabing ganon, nung nakamotor, tabi ka boss, convoy kami, sabing ganon. Wala naman pong alarma, wala pong mga wangwang sir, wala pong talaga. Di sabi ko po, sige po, dampo kayo. Pinagbigyan ko po sila. Nung paglipat ko ng kaliwa sir, sinundan po nila ako. Bumalik po ako sa kanan. Sinundan niya pa rin po ulit ako. Sabi ko, mukhang iba na po ata. Nag-abot sila sa traffic light sa kanto ng Hermosa at Abad Santos sa Tondo, kung saan na nangyari ang komprontasyon. Gabi niya, kanina ka pa, sabi sa akin gano'n. Sabi ko, sir, paano kanina pa? Sabi ko, pinagbigyan ko naman po kayo kanina. Sabi ko, kung saan po ako mapunta, sinusundan niyo po ako. Huminto naman po ako. Fire volunteer din po ako, firefighter. Kaya alam ko naman po yung protocol, sir. Pag may response, sir, automatic tatabi o gigilid, sir. Nung araw po na nangyari niyan, sir, wala naman po talagang responde. Dumulog na si Asuncion sa Manila Police District Station 7 para ireklamo ang 2 nanakit daw sa kanya, ang naka-helmet na nanuntok at ang may hawak ng palakol. So parang identify natin is yung may hawak ng palakol sa video na si Anseto Pagulayan. Sasampa natin ang kasong attempted homicide based on sa statement, narration ng victim. Yung nanuntok? Inaalam kay identity nung tao na yun. Ikakaso na rin natin siya sa physical injury. Depende din sa medical certificate ng kumplena. Kasama ang mga opisyal ng barangay, pinuntahan ng GMA News ang lugar kung saan residente ang lalaking may hawak ng palakol sa video para sana kunan siya ng pahayag pero hindi namin siya nakita roon. Mananatiling bukas ang GMA News para sa panig niya at iba pa niyang kasama. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagbabala ang mga eksperto na posibleng malunod na naman ang mga ospital sakaling sumipa ulit ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron subvariant BA.4. Nakita sa pag-aaral na mas nakakahawa ito at nakalulusot sa bakuna. Tinutukan yan ni Katrina Son. Kahapon yung anunsyo ng Department of Health na nakapasok na sa bansa ang mas nakahawang subvariant ng Omicron na BA.4. Itinuturing itong variant of concern ng European Center for Disease Prevention and Control o ECDC dahil mabilis ang transmission at nakalulusot sa bakuna.
isa ang BA.4 sa dahilan ng surge sa Europa at Amerika. Kaya sabi ng Okta Research, kailangan itong bantayan. A variant of concern kasi yan eh, na ituring sa Europe eh. So yung sabihin, ito ay medyo ikakabahala talaga natin. Yung concern natin ay baka mag-cause siya siyempre ng surge, pagdami ng bilang ng kaso. Gayunman, sabi ni Dr. Guido David, fellow ng Okta Research, sakaling magkaroon muli ng COVID surge, hindi na raw ito magiging singlala ng naranasan noong Enero. Mas nakakawa siya, pero dahil meron pa rin naman tayong wall of immunity kahit pa paano, mas mahirap pa siyang kumalat. Ganun yung nakita natin sa South Africa na yung reproduction number niya umabot lang na 2, pero yung original Omicron umabot ng 4 yung reproduction number. Pero dahil mabilis kumalat ang BA.4, baka malunod ulit ang mga ospital at health facility. Dahil mabilis siyang kumalat, siyempre ang pwedeng mapuno yung ating mga ospital, no? So kaya nakabantay kami. Although hindi siya nakakamatay kagaya ng Delta, hindi siya deadly. Pero dahil napaka-transmissible siya, may tatamaan din na mahina yung lolo o lola o yung may sakit na diabetes or kidney. Kaya muling paalala ng mga otoridad, samantalahin na ang magpabakuna. Ang DILG naglabas na ng kautusan sa mga lokal na pamahalaan na hanapin ang mga hindi bakunado, maging ang mga nangangailangan ng booster shot. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Inaasahan daw ng World Health Organization na darami pa ang kaso ng monkeypox sa buong mundo. Ang sabi ng WHO, 92 na ang confirmed cases ito sa 12 bansa. 28 naman ang suspected cases. Nakakahawa ang monkeypox at madaling naipapasa sa mga close contact. Karaniwang sintomas ito, ang lagnat, rashes at pamaganang lymph nodes. Ayon sa ating Department of Health, hindi pa na-detect ang monkeypox sa Pilipinas. Sa Britanya, nag-alok na ng smallpox vaccine sa mga healthcare workers na posibleng exposed sa monkeypox. Umorder na rin ng smallpox vaccine ang Amerika. Ang smallpox ay viral infection din gaya ng monkeypox at bulutong, pero sa tulong ng bakuna ay eradicated o napuksan na ito noon pang dekada 80. Susunod, mga aso sa Bulacan na ibebenta sana nasagip. Mahigit 80 milyong pisong halaga ng droga nasabat sa Valenzuela City. At ilang tagahanga bumisita sa burol ng pumanaw na Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Sa makasaysayang Philippine elections sa gitna ng pandemya. Dapat totoo, buong bansa ang tututukan ng GMA News at ng ating mga regional TV stations sa paghahatid ng pinakamalalaking balita. Election 2022, ang tinutukan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. At muling nanguna ang GMA Network sa paghahatid ng biggest, most comprehensive, at most trusted election coverage. GMA din ang pinakamabilis at unang naghatid ng partial at unofficial na resulta ng botohan. Narito po mga kapuso, ang unang bugso ng bilangan para sa presidente. Top trending ang Election 2022 live stream at nagdala ng pinakamaraming concurrent views sa lahat ng live streams ng election coverage sa bansa. GMA News platforms din ang pinakapinanood at sinubaybayan online para sa latest news at updates tungkol sa eleksyon. Ang patuloy ninyong pagtitiwala sa hatid naming serbisyong totoo ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon sa mulit-muli naming paghahatid ng election coverage na may pagmamalaki natin sa buong mundo. Maraming salamat, mga kapuso. Together,
paano maging strong and bongga ang marriage gaya ng kina Jose and Maria? Gwapo talaga ng asawa. Sweet, sweet naman talaga ng Maria ko. Huwag kalimutang lumabas sa mga bonggang date. We can overcome anything together. Let's do this. Konting renovation lang yan. Ganda na yan. Konting renovation. At ang final secret, dapat walang secrets. Subukan mo maglihim sa akin. Masusopla talaga kita. Jose and Maria's Bonggang Dilya. Kayong Sabado, 7:15 p.m. Hello, this is Nel. Hindi bababa sa 10 asong nailigtas sa Bulacan bago sila maibenta at katayin. Pero meron ding patay na nang nakita. Tutukan yan sa report ni Jonathan Andal, exclusive. Isa ito sa 2 asong nakita sa Bustos, Bulacan na patay na at nasa sako para ibenta at katayin. Nakuha sila ng Animal Kingdom Foundation at pulisya mula kay Orlan Soriano, suspect sa pagbebenta ng karne ng aso. Sa kabutihang palad naman, may nailigtas pa silang 2 tuta mula kay Soriano, bagamat nanghihina na ang mga ito. Umamin si Soriano na ilan sa mga asong ibinenta niya ay kanya ring mga alaga, bago lang daw siya sa ganitong kalakaran. Bukod sa Bustos, may 6 na aso ring nasa gipsa pandi, Bulacan. Nakasilid sila sa sako at basa ng tubig matapos umanong ilubog sa palaisdaan. Dadalhin umano mga aso sa kabanatuan para katayin at ibenta. 2 suspect sa dog meat trade ang arestado, sina Felipe Barha at Jesse De La Cruz. Nung una, todo tanggi pa ang 2. 3 balik-balik na ngayon dito, pa 3 araw. Hindi naman sana ako magbibinta. Dalulong, tatakot po yung asawa ko. Nangiram po ako ng pambaril kasi nga po, maalulong po ang buntis sa asawa ko. Na may merwisyo rin po, nangangain po ng manok. Pero kalaunan, umamin ang 2 na 19 na taon na silang nagbebenta ng aso para ipakatay. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Itigil na po natin ang pangangatay at pagkain ng aso. Ang aso po ay isang companion animal, no? Ito po ay hindi pagkain, ito po ay ating kaibigan. Nakatakdang dalhin ang Animal Kingdom Foundation sa Tarlac ang mga nasagip na aso para alagaan. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nangako si House Speaker Lord Alan Velasco na magiging mabilis, transparent at credible ang canvassing ng mga boto para sa Pangulo at pangalawang Pangulo na sisimula na sa Martes. Anya tungkulin ito ng Kongreso na uupo bilang National Board of Canvassers. Pagsasamahin daw nilang accuracy at bilis sa pagganap ng kanilang constitutional duty para maabot ang ibinigay nilang timeline. Iginit din ni Velasco na tuloy ang pagsisimula ng canvassing sa kabila ng mga inihayang petisyon sa Korte Suprema. Nagpulong na nga ang ilang leader ng Senado at Kamara bilang paghahanda sa canvassing. May 24, sisimula ng canvassing at nakatakdang iproklama sa May 27 ang mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Bumisita sa burol ng namayapang veteranang aktres na si Susan Roses ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Bagamat nagdadalamhati ayon sa kanyang anak na si Senator Grace Poe, ay tila inihanda na sila ng kanyang ina bago pa man ito bawian ng buhay. Mula sa Taguig, Nakatutok Live, si Aubrey Carampel. Aubrey? Nelson, katatapos lamang ng misa dito sa Heritage Park sa Taguig kung saan nakaburol ang mga labi ng Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Dumalo sa misa ang mga kaanak at kasamahan sa industriya ni Susan Roses, kabilang si Senator Grace Poe at kanyang anak na si Brian. Dumalaw na rin kanina sa burol si Heart Evangelista at Mister na si Senator-elect Cheese Escudero. Gayon din si Senator-elect Raffy Tulfo, San Juan Mayor Francis Zamora, dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon, Eric Quizon at veteran actress na si Perla Bautista. Ngayong araw binuksan ang burol sa publiko at tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng fans na nais makita ang kanilang idolo sa huling pagkakataon. Gabi ng Biyernes, pumanaw si Roses sa edad na 80. Ayon kay Senator Poe, cardiopulmonary arrest ang ikinamatay ng veteranang aktres na nitong mga nakaraang linggo raw ay napansin nilang tila matamlay. Batid daw ni Senator Grace Poe na marami ang nagulat sa pagpanaw ng kanyang inang si Susan Roses. Maging sila, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Pero kwento ng senadora, tila inihanda na sila ng kanyang ina bago pa man ito bawian ng buhay nitong Biyernes. Nabigla rin naman kami pero pag inisip namin yung kanyang mga galaw sa mga nakaraang buwan at linggo, hinanda na niya kami.
Sa tingin ko, hinanda na niya talaga kami. Kapag nag-uusap daw sila ng kanyang ina sa telepono, madalas na umaabot ng mahigit isang oras ang kanilang kwentuhan. Pero nitong mga nakaraang araw, tinatapos daw agad ni Roses ang kanilang usapan. Sinasabi niya, sige na. At saka parang nahahapo siya. Doon na namin talaga napagdesisyonan ng aking mga pinsan na mukhang meron ng iba dito kasi hindi na rin siya kumakain. Ayaw na rin niyang kumain. Dinala nila sa ospital si Roses nitong Martes. Doon, marami na raw siyang inihabilin para sa kanyang mga apo. Kailangan daw dali namin sa Baguio. Yung mga bata, tapos yung bahay daw ng papa ko doon, ayusin ko daw para yung mga bata pwede daw magbakasyon doon. Para kay Senator po, naging malaki ang epekto sa kanyang ina ng COVID pandemic. Marahil mas lalo raw nangulila ang reyna ng pelikulang Pilipino sa kanyang hari, ang kabiyak na si The King Fernando Poe Jr. Nagkaroon siya ng maraming oras na magmuni-muni. At sa tingin ko, talagang nangungulila na siya sa tatay ko. Halos 2 dekada na rin ang nakalipas si FPJ. Siguro sabi niya, tama na siguro yan. Bagamat emosyonal, malaki raw ang pasasalamat ni Grace Poe sa kanyang ina. Ma, parang nawalan ako ng saklay. Pero, sabi mo naman palagi, di ba? Gracia, kaya mo yan. Kayanin mo yan. Huwag mo kong papahiyain. So, kakayanin naman namin. At alam ko nandyan ka. Nelson, kasama ko ngayon si Senator Grace po. Senator, condolences po at ano po ang inyong mensahe sa mga nagpapakita po ng suporta at pagmamahal sa inyong pamilya at doon po sa mga gusto pang pumunta rito para magbigay ng kanilang huling respeto. Unang-una po sa lahat ng mga nakiramay, kanyang mga kaibigan, mga nakasama sa trabaho, yung mga humanga sa kanya, maraming salamat po. Malaking bagay po ito na sa aming pamilya na nakikita kayo. Kahit yung mga nagpo-post sa social media. Ang burol po ay nandito sa Heritage Taguig hanggang sa Wednesday, tapos sa Thursday po ang libing sa North Cemetery kung saan din nakahimlay ang kanyang kabiyak, ang aking tatay na si FPJ. Maraming salamat po, Senator Grace. Nelson, yan muna ang latest dito sa Heritage Park sa Taguig. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Susunod, milyong-milyong halaga ng hinihinalang droga kumpiskado sa magkakahiwalay na buy bust. Rider na walang helmet at may dala pang barin, halos maglupasay ng arestuhin. At mga hulen, delikado raw sa kalusugan. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Whenever you want them, get them. Always online ang favorite Kapuso shows mo. Catch up na at manood sa gmanetwork.com/full episodes at sa GMA Network mobile app. Siguradong kahit kailan, nasaan ka man, di ka mahuhuli sa bawat trending eksena at ganap. Catch up na sa full episodes. Visit gmanetwork.com/full episodes and download the GMA Network mobile app now. Happy watching, mga Kapuso! Nila. Magpapa-interview ka talaga. Pia, mahirap tanggihan. Eh, nakakaya naman di, ano, di ba, hindi pagbigyan. Tagal na tayo hindi nagkikita kasi. Di ba? Oo nga eh, parang kahapon lang tayo huli nakita eh, no? Ganun ba? Kaya first time to, ha? First time to, ha, na imbis na ako yung nag-i-interview, ikaw yung
Oo nga, kaya hindi ako makapaniwala na nandito ka. Excited ako. Sa wakas, pwede ko nang ilabas lahat ng mga natatagong tanong. Dahil ako lang. First of all, congratulations kasi alam ko ito ang 30th year mo in the industry. Tama? Teka, kikwentahin ko. malayo ang age gap natin eh. So, nakita ko yung post mo eh. 35. Ay, 35. O, tamo, 35, yes. Kasi pagka-graduate ko, mga ilang months lang, yun, nag-news right na ako sa radio station. Dire-diretso na yun. Hanggang ngayon, walang tigil yun. So, 35 years. Grabe, 35 years. So, alam mo, hindi mo kang 35 years. Oh, diba? Wow! Anong gusto mo? Dinagdagan ko pa yun eh. Mukhang mga 15 mo? Pa lang. Wow! Ang galing, galing. 35 years talaga. Oh, and I'm very grateful sa lahat. Kwento mo naman sa amin, Egan, paano ka nag-umpisa? Alam namin nag-umpisa ka sa radyo, pero ano yung first reporter job mo? Reporter ba ang unang job mo? Hindi, hindi, hindi. News writer. Okay. Sa radyo? Oh, sa radyo. Kasi ano yun, ano, pagka-graduate ko, gumawa pa ako ng ilang mga plays sa Teatro Tomasino. UST pala ako. UST po ako. Graduate. Hi, Growling Tigers! Go stay! Year of the Tiger ngayon. So ano ko, AB major in journalism. Talagang first love ko yung pagsusulat. Eh, makanganak si Ina. Kailangan ko na si Ina niya. Oh. Eh, wala namang bayad yung teatro. Eh, mayroon akong radio, transistor radio na pinapakinggan niya, bigay nung ninong ko. Napapakinggan lang dun. Mayigit 18 million pesos na halaga ng shabu ang na-recover sa by-bust operation sa Valenzuela. Inaalam ng mga otoridad kung bahagi ng mas malaking drug group ang mga naarestong suspect. Nakatutok si Corinne Katibayan. Aabot sa 82 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PNP Drug Enforcement Group ng Camp Crame at Valenzuela Police sa isang by-bust operation sa Barangay Maysan, Valenzuela City. Arestado sina Joseph Villamor, Algie Mingote at Nolan Sarlego. Kung nahuli kayong buhay, napakalaking pasalamat ko na dapat yan. Mabukit, hindi lumaban. Pero itinanggi ng tatlo na kanila ang mga nakumpiskang droga. Ngayon lang po. Unang sama lang po, hindi po nagamit. Tinawagan kami para magkita kami dito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung bahagi ng mas malaking drug group ang mga suspect. Limang magkakaanak ang nabaybust pasado alas 9 kagabi sa Barangay Hugo Perez sa 13 Martires, Cavite. Arestado ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang mga suspect na sina Kadir Bataw, Hakim Bataw, Mubarak Bataw Jr. at kanilang amang si Mubarak Bataw Sr. pati ang balain itong si Kuwain Bangon. Nakuha sa kanila ang nasa 300 gramo ng hinilalang shabu na nasa mahigit 2 milyong piso ang halaga. May nakumpiska rin sa kanilang tatlong kalibre 45 na baril at mga bala, pero itinanggi ng mga suspect na kanila ang mga armas. Pag-aari raw ang mga ito ng kapatid nilang polis na si Police Staff Sergeant Roseman Bataw na pinagbabaril umano sa Dasmariñas, Cavite noong December 2020. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Election Gun Ban. Sa Malabon City naman, kalaboso rin ang isang suspect sa by-bust operation sa Barangay Tanyong. Nakumpiska kay Michael Guelas ang 3 pirasong sachet ng hinilalang shabu na nasa halos 8 gramo. Mahaharap din si Guelas sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. Corinne Katibayan, Nakatutok, 24 Oras. Nasa proseso na raw ng pagpili ng magiging miyembro ng gabinete si Presumptive President Bongbong Marcos. Sabi ni Marcos, marami na nagiging spekulasyon pero tinitingnan pa niya kung sino mga may kakayahang mamuno sa mga kagawaran. May mga pangalan na rin anyang lumabas pero kailangan daw na maging masusi sa pagkilatis. Dalawa pa lamang kumpirmadong pasok sa Marcos cabinet, sina Presumptive Vice President Sara Duterte sa Department of Education at dating MMDA Chair Benhur Abalos sa Department of Interior and Local Government. Nominated naman para maging executive secretary ang kanyang chief of staff at tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez. Ay kay Rodriguez, ikinararangal niya magsilbi sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Marcos.
kailangan maging masusi ang ating pagkilatis at lalong hindi naman dapat ito minamadali. Darating din tayo sa tamang oras na maipapakilala ko na sa inyo sila na isa-isa. Nagpasalamat din si Marcos sa mainit na pagsalubong ng mga taga-Australia nang bumisita sila roon. Anya, isa sa mga magiging prioridad ng pinaplano nilang programa ang kapakanan ng overseas Filipino workers. Formal na ang inihayag ng Nationalist People's Coalition o NPC ang kanilang suporta sa House Speakership ni House Majority Leader Martin Romualdez. Inanunsyo po yan ni NPC Chairperson at Senate President Tito Soto sa isang pagtitipon. Ayon kay Soto, buo ang kanilang suporta kay Romualdez para maging Speaker ng 19th Congress. Dagdag pa ni Senator-elect Chi Escudero, magiging steady partner ni Romualdez ang NPC. Nagpasalamat naman si Romualdez sa suportang natanggap. At looking forward na rin daw siya sa pagbangon ng bansa sa pandemya at ekonomiya. Cute and sweet ang mensahe ni Nico Bolsico para sa 6th wedding anniversary nila ng Mrs. na si Solen Yusa. Kalakip ng kanilang wedding photo ang caption na, "I officially chose you that day and I keep choosing you every day." Sabi pa ni Nico, okay lang kahit nakalimutan ni Solen ang kanilang anniversary. Nagbigay pa siya ng tila relationship tip na nagwo-work daw para sa kanya. Ang patawarin lagi si Solen para lagi siyang nakapikit. Sagot naman ni Solen, lagi niyang nakakalimutan ang kanilang anniversary dahil hindi niya makita ang date. Always motivated at tuloy-tuloy ang hustle ni Starstruck Season 7 Ultimate Female Survivor Shane Salva for her family. Ibinahagi niya ang kanyang bagong achievement, May Chika si Katatibayan. Mas inspired magtrabaho at walang inaayawang proyekto si Starstruck Season 7 Ultimate Female Survivor Shane Salva. Lalo pat nakapundar na siya ng sariling bahay para sa pamilya. For the longest time, lagi na lang daw sila nangungupahan. Kaya nang siya'y nakaipon na ng sapat, siniguro ni Shane na may matitirhan ng kanyang pamilya na panghabang buhay. Ayun po yung isa sa very kinikilig ako kasi finally meron akong sariling bahay. Pero syempre pinapagawa pa po ngayon, so hindi pa po kami makakalipat. Pero ayun po, very thankful po talaga ako sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bilang breadwinner, hindi na iniisip ni Shane na magkaroon pa ng sariling luho. Ito po yung mga naipon ko na sa projects kasi syempre nung napanalunan ko po, nagamit ko na yun sa, nung during pandemic kasi syempre walang work, wala pang natenga tayo for ilang months. Kasalanan yun. Kabilang si Shane sa legal wives na pinagbibidahan ni Dennis Trillo, Andrea Torres, Bianca Umali at Alice Dixon na napapanood ngayon sa Netflix. Pita rin si Shane sa Kapuso Afternoon Prime series na Raising Mamay. Kasama si Kapuso comedy queen ay Ai de las Alas. Tinuturing ni Shane na nanay-nanayan niya sa showbiz si Ai. Binibigyan niya ako ng fruits, ng mga watermelon kasi parehas po kami hilig sa mga prutas. So very ano po siya, very parang nanay po talaga siya. And ayun, up until now po, nagkakamustahan po kaming dalawa, ganyan. So, ganun po. Sobrang thankful po talaga ako na nakilala ko si Mama in person. Ewan ko sa'yo. Kumalap din si Shane sa Regal Studios Presents, Dear Prince Charming, kasama leading man niyang si Abdul Rahman. Tungkol po ito sa isang babae po na very hopeless romantic po siya. Tapos yung mommy niya kasi, OFW. Siya yung nag-aalaga dun sa prince ng Abu Dhabi. Nung pag-uwi dito ng mommy niya, biglang dumating dito yung Prince Charming. Magbabakasyon din pala dito. One day, I'm gonna make it. And now I'm here. So, ang saya lang. Katatibayan updated sa showbiz. Happenings. Susunod. Rider na may dalang baril kahit may gun ban pa, nagmakaawa sa traffic enforcer. Tambayan sa Quezon City na tumu-throwback sa disco era, in-na-in sa mga kabataan at young at heart. Tutuka dito sa 24 Oras Weekend.
Hello mga kapuso, this is Ken Chan. Nakaranas ba kayo ng quarantine ngayong pandemic? Kung virus ang pag-ibig, let's be positive, let's be. Nako, sigurado ako makaka-relate kayo ngayon dito sa bagong kanta ko, yung Quarantine. Pwede na siyang i-download sa iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Kung virus ang pag-ibig mo, ayoko nang gumali. Only from JM Music, the best in homegrown music. Ang misteryong nabalot sa anino ng nakaraan. Una pa lang, naintriga na ako sa pelikulang gustong gawin ni Ben. Lilong. Noong gabing yun, kinuha ka sa akin ng anino. LJ, here, basahin mo. Baka pwede kitang kausapin tungkol sa pelikula ko. Sabay na hahanapin ang kasagutan. Hahanapin kita. Ililigtas kita. Okay lang ba magtanong? Bakit Lilong? Bakit Santa Castella? Kung sasabihin ko sa iyong kaya natin maging malaya, sasamahan mo ba ako? Love You Stranger, coming this June on GMA. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. There are a lot of things that are similar but also opposite. Mm. No? I think we both have very strong personalities. Yeah, yeah, very strong. That's why people think we probably clash. But a lot of people say that's why we'd get along. It's because we both have, we're both not insecure people. Yeah, we're both very alpha. Yeah. But yung pagka alpha namin, you'd think it would clash, diba? Having two alphas getting together. You'd expect because I'm more mature. And I'm more mature. Na-interest tuloy ako kung nagka-LQ na ba kayo in the time that you were married. Of course, normal lang naman mag-away and not away, like argue and stuff. Or yeah, we've had fights, but not all the time. Mga 3 times lang siguro the whole year, I think. I don't call them fights. I think it's more on understanding the love language and the stress, the fight or flight, of each other, the trauma response. Can you chill? Of course, this is a lucky me. I'm. Diregsahan ng fans sa makasaysayang Battle of Intramuros ngayong Season 97 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA kung saan kampyon ang Letran Knights kontra Mapua Cardinals. At nakatutok live, umaariba, JP Soriano. JP, congratulations! Ariba, Ivan. Ako, salamat, Ivan. Tinuldo ka na nga ng Letran Knights ang best of 3 series matapos talunin ng Mapua Cardinals sa Game 2. Ibig sabihin nga po, gaya ng inyong nabanggit, champion na ang Letran Knights sa NCAA Season 97. At Ivan, mula first hanggang fourth quarter ay lamang nga ang Letran dahilan para manatili ang momentum sa kanilang team, lalo na sa mga fans. Pero nag-attempt na maghabol ang Mapua Cardinals, lalo na sa fourth quarter, kaya talagang todo hiyawan ang mga fans sa kabilang side. Pero sa huli, Hindi na nga pinadikit pa ng Letran ng Mapua at tinapos ang laban sa final score na 75-65. Sa awarding ceremony, Ivan, si Renz Abando ng Letran Knights ang itinanghal na Season 97 Rookie of the Year at MVP. At bago nito, balikan po natin ang ilang eksena sa makasaysayang NCAA Season 97 Finals. Buhay na buhay ang school spirit para sa tinaguriang Battle of Intramuros.
Maaga pa lang, dagsa na ang fans ng Letran at Mapua sa Phil Oil Flying V Center sa San Juan City. Makasaysayan ang labang ito ng NCAA. Punong-puno ang venue para sa Game 2 ng tinaguriang Battle of Intramuros dahil simula 2020. Ngayon na lang ulit nakapanood ng live ang mga fans. Kaya naman talagang dama ang excitement para sa Game 2 ng Season 97. Kaya dama ang excitement sa kanila. Arriba, arriba, arriba Letranista! Arriba, arriba, arriba Letranista! Go, Mapua! Go, go, Mapua! Go! Mapua! Go, go, Mapua! Dama ang pressure sa mga student-athletes ng Letran Knights, lalo't undefeated o wala silang talo sa buong Season 97 tournament. Ilan sa mga Knights na umarangkada sa Game 2 ay ang flying forward na si Renz Abando, kasama ang mga teammates na sina Fran Yu, Jeyo Ambohot at Mark Sanggalang. Pero hindi rin hinayaan ng Mapua Cardinals na basta matapos ang laban, lalo pat ito ang unang beses na nakapasok muli sila sa NCAA Finals sa loob ng 31 taon. Nagpakitang gilas naman para sa Cardinals sina Warren Bonifacio, Arvin Gamboa, Joaquin Garcia, Jasper Salenga at Paolo Hernandez. At gaya ng theme ng NCAA Season 97 na Stronger Together, buo ang puso. Buong puso rin ang pasasalamat ng NCAA Season 97 host school na De La Salle College of St. Benilde at GMA Network sa pangunguna ng synergy sa isang matagumpay at makasaysayang season. This is a very challenging season pero we pulled it through and we're really proud of it and we would like to thank GMA, all the schools, NCAA Policy Board members who guide us and even Chet. We're very happy that the NCAA community is there for us at lahat ng buong Kapuso Network and talagang nandito para magbigay na suporta para sa Premier League ng Pilipinas. At Ivan, todo hiyawan nga mga fans at nagtakbuhan sila kasama kanilang mga magulang at pinuri nga ang Letran Knights. Pero pinuri din ng NCAA Mancom ang spirit na pinakita ng Mapua Cardinals dahil sa loob na makalipas nga ang 31 taon ay muli silang nakapasok sa NCAA Finals. At yan muna ang latest. Balik ko na sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano, at congratulations sa Letran Knights. Nag-brownout po sa 19 na barangay sa San Mateo, Isabela matapos bumangga sa poste ng kuryente ang isang van. Sa Dasmariñas, Cavite naman, isang rider na walang helmet at may dala pang baril ang nagmakaawa ng mahuli. Tinutukan niya ni Von Aquino. Umiiyak na nagmakaawa ang rider na si Rovic Abundo sa mga traffic enforcer na humuli sa kanya sa Dasmariñas, Cavite. Nahuli kasi siyang walang suot na helmet habang nagmomotorsiklo. Nang harangin ng mga enforcer ang rider, bumunot pa raw ng baril ang rider. Agad siyang inaresto at doon na humingi ng tawad. Kinumpiska ang baril sa rider na ngayon nahaharap sa reklamong illegal possession of firearms. Bawal din ang baril ngayong umiiral pa rin ang election gun ban. Wala pang pahayag ang rider. Sa San Mateo, Isabela, bumangga naman sa poste ng kuryente ang isang van matapos mawalan umano ng preno. Isinugod sa ospital ang sugatang driver. Naputol ang poste kaya nagka-brownout sa 19 na barangay. Agad namang kinumpuni ng mga lineman ng Isabela Electric Cooperative 1 sa San Mateo ang poste. Iniimbestigahan pang aksidente. Sa Cebu City, nahulog sa bangin ang isang kotse. Batay sa inisyal na investigasyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, paparada sana ang kotse pero hindi na malaya ng driver na hindi naka-reverse ang gear ng kotse. Pagtapak niya sa silinyador, umabante ang kotse, nahulog sa bangin at nawasak ang harapan. Nagtamo ng minor injury ang driver. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nagkalindol ngayong umaga sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Magnitude 6.1, ang lakas ng epicenter ay sa dagat 17 kilometro malapit sa Kalatagan, Batangas. Intensity 4 ang naramdamang pagyanig doon pati na sa Balayan, Tuy, Nasugbu, Mabini, Lemery at Batangas City. Ngayon din sa ilang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. Intensity 3 naman sa Quezon City, Pasay City, Nabotas at Pasig City. Ngayon din sa Tagaytay City, Mendez, Amadeo, General Trias, Maragondon, sa Cavite at Santa Teresita, Batangas.
Naramdaman din ang Intensity 3 sa Obando at Pulilan, Bulacan at Santa Cruz, Orient Occidental, Mindoro. Intensity 2 naman sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales, gayon din sa Rizal, Quezon at iba pang lugar sa Metro Manila. Ayon sa FIVOLTS, malalim ang lindol kaya hindi ito naramdaman ng malakas pero asahan pa rin ang posibleng aftershocks. At susunod, mga laruang holen, delikado raw sa kalusugan. Sa pagbabalik po yan ng 24 Oras Weekend. Bonggang location? Check! Konting renovation lang yan. Ganda na yan. Bonggang staff? Check! Baka may opening dyan. Check! Bonggang service? Check! Kailangan ba yung gamit nagbibigay ng art ng joy? Hey! Bonggang guests? Check! May masamang espiritu sa bahay na ito. There's no multo. Lahat welcome at check-in sa Jose and Maria's Bonggang Villa. Ngayong Sabado, 7:15 p.m. Story lang yata ako magaling. Parang matin yan. Kung 30 degrees na pinatama mo siya rito, 30 degrees na siya lalabas. Parang bilyar lang yan eh. Ano po ba kayo maglaro ng totoong bilyar? Isang mundong iniwan, ngunit babalikan dahil sa angking talento ng anak. Kayang-kaya mo lang kahit nakatikip. Ano bang gusto mo gawin sa buhay mo? Sorry, Trance, pero hindi ko na kaya dito. 2.4 million views! Viral ka na! Woo! Sikat ka na, Miss Tisa! Kung hindi ka sasama sa team namin, magagaya ka lang sa mayabang mong tatay. Natalunan! Loser! Gusto kong ipakita kay Cobrador, hindi ako talunan. Bolera sa Sarguna ngayong Mayo sa GMA Telebabad. Matutuklasan na ang misteryo ng Santa Castella. Do you believe a place can be haunted? Di lang siguro lugar. Tao din. Together in their first primetime series. Yung lilim kaya, totoo kaya yun? Hindi tayo pwedeng tumigil dahil lang dun. Dalil Ramos and Gabby Garcia. Love you, stranger. Soon on GMA. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day. Featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can... May panawagan ng isang grupo sa mga magulang, pagbawalan na ang mga anak sa paglalaro ng holen o jolen. May chemical daw kasi rito na maaring magdulot ng cancer. Nakatutok si Von Aquino. Makukulay na hugis bilog na kadalasang nilalaro sa lupa. Sino ba namang hindi makaka-relate sa holen o jolen? Lalo't isa ito sa mga sikat na laruang Pinoy. Pero ang environmental organization na Bantok 6 may babala. Base kasi sa kanilang pagsusuri noong Abril, nakitaan nila ang jolen, partikular yung may kulay sa outer surface nito ng traces ng cadmium. Pero yung mga jolen na may kulay sa loob, hindi pa raw nila tiyak kung may cadmium din dahil hindi pa nila ito nasuri. Kinoconsider ang cadmium bilang carcinogenic. So ibig sabihin nakaka-cancer ito. Isipin na lang natin ang ganitong maliit na laruan ay madaling ipasok sa bibig ng bata. Lalong-lalo na kung hindi nababantayan ng ating mga magulang. Tapos talagang may expose talaga sila dahil sa ginagamit din ang kamay sa paglaro nito. Kaya napakataas ng tsansa na ma-expose sila sa ganitong klaseng nakalalasong chemical. Hindi rin daw ito nakakasunod sa Republic Act 10620 o Toy and Game Safety Labeling Law dahil sa kawalan nito ng tamang pakete na dapat ay may product information at etiketa. Ang 9 na taong gulang na si Jared Ezekiel Villamero nangongolekta ng mga jolen pero nang malaman ng kanyang ina na toxic ito. Nagustuhan ko lang po siya nung nakita ko po siya. Pero alam mo kung paano laruin? Hindi po. Nangungulikta lang po talaga ako. Bihira lang naman, pero dyan lang kasi nakatabi. Wala naman siyang ibang kalaro. Siya lang sa loob ng bahay. Patigilin ko na siya niyan. Itatabi ko na. Si Mike Yambaw naman, ginagawang palamuti sa kanyang lamesa ang mga holen. Actually, hindi ako aware dyan. Pero ngayon nalaman ko na toxic siya at may danger sa health. Siguro tatanggalin ko na lang at itatabi. Para hindi na rin manganib yung health ko at yung mga kasama ko sa bahay.
Payo ng grupong ban toxic sa mga magulang, kung may jolen sa bahay, itabi ito sa ligtas na lalagyan at lugar upang hindi na maabot ng mga bata. Hinihikayat din nila mga may negosyo na huwag nang magbenta nito. Huwag din daw basta-basta itapon ang jolen dahil ito ay nabibilang sa special hazardous waste na may tamang proseso ng disposal. Kapag daw kasi humalo ito sa mga tambakan ng basura, magiging dagdag peligro raw ito sa kapaligiran. Panawagan ng Bank Toxic sa Food and Drug Administration at DENR. Maglabas ng abiso patungkol sa ganitong laruan at ipagbawal yung paggamit ng cadmium, lalong-lalong sa mga produktong pambata. Nananawagan din kami sa DNR na i-consider ang mga laruan doon sa Chemical Control Order for cadmium and cadmium compounds. Dapat maging prioridad ng ating pamahalaan ang kalusugan ng ating mga anak. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DNR at FDA kaugnay dito. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nakaligtas sa pananambang ang kapitan ng barangay Giatagon sa Lianga, Surigao del Sur. Ayon sa Lianga Police, habang nagmamaneho si Kapitan Remigio, pauwi na sana sa kanila, bigla na lang siyang pinaputukan ng mga armadong lalaki. Nagawa naman niyang makapagmaniobra at makarating sa mataong lugar para makahingi ng tulong. Agad namang dinala sa ospital si Pareha na tinamaan sa kanang bahagi ng tangiliran. Inimbisigahan pa ng pulisya ang insidente. Kritikal naman si Kapitan Nestor Rabara ng barangay Lower Glad sa Midsayap, Cotabato matapos pagbabarilin habang kumakain sa kanyang bahay. Nagpatupad na ng manhunt operation ang pulisya. Ayon sa nakababata niyang kapatid, walang natatanggap na banta sa buhay ang kanyang kuya. Nakalabas na ng ospital ang 103 estudyante na nagkasakit dahil umano sa nirasyong gatas ng Department of Education. Ayon sa DepEd Region 7, lahat ng bata na napaulat na nagsusuka at sumakit ang tiyan ay nakauwi na. Kinumpirma rin ito ng Municipal Disease Surveillance Unit ng Santa Catalina. Base sa imbestigasyon ng MDSU, walang ibang kinain o ininom ang mga estudyante. Maaari raw expired o kontaminado ang gatas. Wala raw label ang bote nito kaya't hindi matukoy ang expiry date nito. Paliwanag naman ng supplier, hindi raw nalagyan ng label ang mga bote dahil minamadali sila ng DepEd. Ipasusuri ang gatas at mga rectal swab sample para malaman kung gatas nga ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata. Ayon sa DepEd Region 7, kailangan managot ng supplier kapag napatunayang gatas nga ang sanhi. Hindi raw pwedeng ikatwira ng supplier na minamadali sila dahil tinanggap nilang order batay sa nakaschedule na milk feeding. Pero paglilinaw ng DepEd, hindi sila ang nakipagkontrata sa supplier kundi ang National Dairy Authority, alinsunod daw sa batas. Nagkikrave ng pizza pero hindi makakain dahil nagda-diet. May swak na recipe para sa inyo, ang mag-asawang negosyante sa Davao City. Ang plant-based at vegan pizza, mula sa dough hanggang sa ingredients, lahat plant-based. Pero ang lasa at amoy, para pa rin daw karne. Ang kina Bless at Benedict Magsambol na parehong vegetarian, Mayo ng isang taon nang maisipan nila itong gawing negosyo. Bukod sa pizza, meron din silang plant-based tapa at pork belly. Up next, flex time! Ang paabs ni Jack Roberto na pinusuan online. At ang mala throwback feels na pasyalan na patok sa kabataan. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. I am going to lend you $500,000 and a house. Make it a BNB. Make this business a success. You can come back and join the club. Konting renovation lang yan. Ganda na yan. Konting renovation. 9 months? Sigurado, isasampa lang sa akin ni Mami. Ay! Suntok sa buwan to. Let's do this. Ang pinakabagong BNB na di kayo bibitinin sa saya. Set, all set. Gwapo talaga ng asawa. Jose Maria Bonggandia. Ngayong Sabado, 7:15 p.m.
Nanonood po ako ng anime sa gabi hanggang madaling araw natatapos. Matapos matigil ng 2 taon dahil sa pandemya, ibinalik ang taon ng Flores de Mayo sa isang kinalang theme park sa Santa Rosa, Laguna. Ibinida roon ang mga gown at barong na dinisenyo ng mga local designers sa Laguna. Nakatutok si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Agaw pansin ang makislap at makinang ng mga kasuotan gaya ng barong at gowns na ipinarada ng ilang modelo sa loob ng sikat na theme park na ito sa Santa Rosa, Laguna. Dahil sa COVID, 2 taon din natigil ang taunang selebrasyon ng Flores de Mayo o Flores de Laguna sa theme park. Kaya nasabik at namangha ang mga namamasyal, panay ang kuha nila ng larawan at videos. Ngayong balik na ito, nagdesisyon ang pamunuan ng theme park na lagyan ito ng twist. Nakipagtulungan sila sa nasa 20 local designers sa Laguna. Ayon sa presidente ng Designer Circle Philippines Laguna Chapter, magandang pagkakataon ito para kahit paano ay makabawi sa naranasang hirap na dulot ng pandemya. Nawala yung debut, nawala yung Flores de Mayo, which is one of the talagang pinaggagalingan ng malaking income ng mga designers. We encourage yung mga up-and-coming designer para mag-present ng kanilang mga creations. And ang mas importante, ang ginamit nilang mga materials are indigenous or sustainable para sa ganun mapakita natin kung paano natin magamit ito at ma-preserve yung environment. Panauhin ng mga kilalang fashion designer at stylist na sina James Cooper at Rene Salud. Hanga din ang theme park na maibalik ang sigla sa kilalang pasyalan sa Laguna. Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Nagpawaw sa netizens si Kapuso Heartthrob Jack Roberto. Sa kanyang latest Instagram post, iplinex ni Jack ang kanyang six-pack abs. Ang kanyang girlfriend na si Barbie Fortesa ang nagpicture mismo kay Jack habang on vacation sa isang beach resort sa Bohol. Nag-comment pa si Barbie sa post ni Jack at sinabing best effort daw ito ni Jack. Kamakailan ay nag-celebrate ang Kapuso couple ng kanilang 5th anniversary. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Nelson. Naku, mga Kapuso, indoor pasyalan ba ang hanap nyo ngayong maulan na? Sa isang mall, mayroong isang makulay na skating rink na may hatid ding throwback vibes. Puntahan natin yan sa pagtutok ni Katrina Son. Bet nyo ba mala throwback vibes na pasyalan na patok sa mga kabataan? Look no further dahil meron yan sa isang mall sa Quezon City kung saan dinudumog ngayon ng mga kabataan ang roller disco na ito. Bukod sa colorful lights, may enjoy rin ang iba't ibang songs na blast from the past complete with disco ball. Ayon sa may-ari nito, swak di lang para sa bonding ng barkada, kundi bonding ng pamilya ang roller disco. Kaya naman ang kanilang skating rink, marami raw regular pumupunta at talagang pinipilahan. Para naman sa mga beginner pa sa paggamit ng roller skates, don't worry dahil mayroong safety gears at igaguide din kayo ng mga coach habang nagsisimula sa skating. Kaya masisigurong ligtas pa rin kayo habang nag-e-enjoy sa skating. Ako, first time. Hindi po talaga ako sanay pero tinatry ko siya kahit nakailang bagsak. Mahirap po sa umpisa. Kapag tumaratagal naman po, makakukuha naman na po. Katrina Son, nakatutok 24 oras. Okay na throwback. Eh, pero ako, partner, saan kaya tayo susunod na papasyal? Abasan tayo. Maaari nyo i-share sa 24 Oras Weekend Facebook page ang inyong adventure. Abangan po namin yan. At yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.